dapat si Binay kasama niya eh, hindi si Mark. Kasi si Binay daw official na vice president. Kaya talo si Pinoy, pati Mark. And through our text line from Carlo Ngakit, okay lang na dalhin si Mar sa US kasi matalino at magaling sa negosyo. Di tulad ni Binay, pang-local lang ang forma. Sabi ni Christy, panalo ang balitang ito dahil alam naman natin na magandang maganda ang working relationship na Pinoy at Mar. Thank you sa lahat ng nag-post ng kanilang mga comments at sa mga kapatid nating walang sawang nagte-text sa amin. Pati na rin yung mga nagpapas ng doon. Balik tayo kay na Erwin at Martin. Sa mga ating bisita. No. Natin ang balitaan. Tuloy natin mainit na balita. Natapos na rin sa wakas ang mga blind item tungkol sa mga nag-ooperate ng wedding at tumatanggap ng payola. Sa hearing ng Senado kapon, pinangalanan na kung sino-sino sila. Narito ang report ni Ina Zara. Recipients. Yusek, Rico, Puno, and retired General Versosa. Lalong nabaon sa problema si DILG Undersecretary Rico Puno na nasa balag na ng alanganin dahil sa umano'y kapalpakan niya noong August 23 hostage crisis. Lumabas kasi sa Senate hearing na isa si Puno sa mga opisyal ng gobyerno na di umano'y tumatanggap ng wedding money. Sa loob ng 4 na buwan ni Puno sa pwesto, sabi niya 3 beses siyang nilapitan ng ilang kaibigan para alukin na sumuporta sa wedding. Pero tinanggihan daw niya mga ito. They're hitting me because mawawalan sila ng kita eh. Nang tanungin ng mga senador kung sino-sino ang tinutukoy ni Puno, paiwas naman ang sagot ng Yusek. Hindi ko na po maalala yung pangalan. Dahil dyan, nairita na mga senador. The public will doubt your sincerity, your credibility. And I'm imploring you, for the sake of this country, to be prepared and candid. Name names. Tell the people who these people are. Versin. Bukod kay Puno, kumukubra rin daw ng weteng payola si dating PNP Chief Jesus Versosa. Pinangalanan din sa Senate hearing ang mga umano'y weteng operators tulad ni na Baby Pineda sa Pampanga, Paul D. para sa Isabela, Mauricio Domogan at Eugene Martin sa Baguio, Sonny Soriano sa Cagayan at isang retired General Padilla para naman sa mga operasyon ng weteng sa Pasay, Parañaque, Muntinlupa at San Pedro. Dawit din sa listahan sina Governor Amado Espino ng Pangasinan at Boy Halandoni ng Bacolod. Bukod sa wedding list, kinuwento rin ni dating Lingayen Archbishop Oscar Cruz ang pagbisita raw sa kanya ng negosyanteng si Tony Boy Cuanco, na pinsan ni President Aquino at kaibigan ni Rico Puno. Ano pong eksakto po sinabi po? In substance, be easy, something like that. Itinawagan niyo ba si Tony Boy para tawagan si Archbishop Cruz? Hindi po kami nagkakausap. Si Puno ay kilalang personal na kaibigan at kabadi ng Pangulo sa firing range. Sa laking tiwala ni Aquino kay Puno, sa kanya ipinamahala ng Pangulo ang Philippine National Police, imbes na kay DILG Acting Secretary Jesse Robredo. Dati nang sinabi ni Undersecretary Rico Puno na kung kinakailangan, handa siyang magsakripisyo para kay Presidente Aquino. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersya, tingin ni Puno, wala pa naman daw reklamo si Presidente sa kanya. Sa tingin niyo ba, sir, nagiging pabigat na kayo at this point? Sa tingin ko naman, hindi. Hindi naman. Eh, sasabihin naman niya sa akin eh. Eh, ako naman eh, tama naman yung ginagawa kong mga, wala pa naman akong ginagawang mali. Ina Zara, News 5. Tulad ng inaasahan, todo tanggi at depensa ang mga personalidad na nasa pool sa Senate hearing kaugnay weteng kahapon. Ang kanilang paliwanag sa report ni Marlene Alcaide. Kasama si Isabela Congressman Paul D. sa siyam na opisyal ng gobyerno na isinasangkot ni dating Archbishop Oscar Cruz sa operasyon ng weteng. Pero banat ng mambabata sa dating arsobispo, huwag basta-basta maniniwala sa kanyang source na sinasabing si Atong Ang. Katwira ni D., idinadawit lang daw siya ni Ang matapos tanggihan ng mambabatas na magkaroon ng operasyon ng weteng sa kanyang distrito. Gusto ko ang imbitahin si Bishop Cruz na pumunta ng lalawigan ng Isabela at makita niya kung anong operation ang meron sa lalawigan. At makikita niya rin na nag-ooperate yung resource sa person na sinasabi niya na si Atong Ang. Isa sa nag-ooperate sa Isabela yon.
Si Baguio City Mayor Mauricio Dumoga naman, handa raw sumailalim sa lifestyle check para patunayang hindi siya tumatanggap ng pera galing sa wedding. My family will be saddened with this unfair and untrue allegations against me. Bukod sa dalawa, sangkot rin sa sinasabing listahan ng wedding payola sina DILG Undersecretary Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Verzosa. Sabi ng abogado ni Verzosa, natawa lang daw ang dating PNP Chief nang marinig ang balita. Nasa ibang bansa ngayon si Verzosa at ang abogado lang niya si Attorney Benjamin De Los Santos ang pumunta sa Senado. Sabi ni De Los Santos, hindi na raw bago sa kanila na idawit ang matataas na opisyal ng PNP sa wedding. Nanindigan nitong imposible ang paratang ni Cruz. Doesn't bother us a bit. Legally, it's nothing. It's just a list, it's just a piece of paper. Anybody could make a list and put names there. Bottom line is, can it stand in court? Hinala pa ng kapo ni Verzosa, away lang ito ng mga wedding lord at STL operator. Si Puno naman, itinanggi rin ang mga paratang. Pero para kay Senator Franklin Drilon, anumang gawing pagtanggi ng mga opisyal, hindi raw ito magiging hadlang para hinto ng Senado ang investigasyon. Marlene Alcaide, News 5. Naku po, abay sakto sa mga balitang yan. Ang panauhin po namin ngayon sa studio, ngayong umaga, ay walang iba, kundi ito pong si Archbishop Oscar Cruz. Magandang umaga po, Archbishop Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Nagising ko kayo na maaga. Wala pong problema yung pagising ng maaga. Ang problema ko po, pagtulog ng medyo gabi na. Gusto ko matulog ng maaga. Anyway, Archbishop, marami yung kasing nagtatanong, lalo pat nung hindi nyo kaagad ibinulgar yung mga pangalan at nagkukumahog ang mga media at ang mga tao at gusto nila malaman kung sino itong mga sinasabi nyong protektor ng weteng, nagpapatakbo ng weteng. May nagtatanong ho kasi sa akin, ano ba talaga raw ang pakay ni Archbishop Oscar Cruz? Why the anti-weteng crusade? Bakit po itong napasok ninyo at naisip? Nangyari po yan nung nagkausap kami ni dating Secretary Lina. Opo. Na gusto niya ilunsad talaga yung anti-wetting movement. Mm-hmm. At ewan ko naman, siguro kakalat-kalat ako noon kaya ako nakita. Mm-hmm. At sabi ko, sige, and I will take it over. And that started it all. Mm-hmm. At marami din po kasi nagsasabi, Archbishop, na itong ginawa raw ho ninyo medyo unfair naman daw po sa mga maliliit dahil napakarami daw mga kolektor ng wedding, mga runner ng wedding ang mawawala ng trabaho ito sa expose ninyo. Siyempre, maghihigpit na raw ang gobyerno at saka mga otoridad. Naintindihan ko po yon at like them, with some bleeding heart, I understand. Pero kung meron po man masasaktan ng mga maliliit na ating kababayan, yung pong wedding, sinisira lahat itong ating mga institusyon. Mm-hmm. Sinisira po ang kapulisan, marami naman pulis na mahusay. Mm-hmm. Sinisira po itong mga local public officials, mm-hmm. meron din naman mahusay. Mm-hmm. Ibig ko sabihin, come on, it has cost us so much morally and socially that it is not worth it. It is not worth it. Na pag sinabing yung mga maliliit nahihirapan, mas marami pong nahihirapan dito sa mga institusyon na ito na sana ay kagalang-galang at sana nga po ay mabigyan ng karampatang karangalan. May mga nagsitaasan din ng kilay ng mga kaparian, Archbishop, nung pati raw ay in-expose mo yung simbahan na tumatanggap yung ilan sa wedding payola, Archbishop. Bakit daw ganun? Hindi ho ba nagsama din ang loob ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa inyong pagsisiwalat nito na may mga simbahan na tumatanggap ng wedding payola? Ang katotohanan po ay walang ginagalang na relihiyon, walang ginagalang na tao. Basta katotohanan, tapos ang kwento. Mm-hmm. Ngayon ako naman po nagagalak na si Archbishop Aniceto, sinabi na talagang merong mga pare na tumatanggap ng wedding payola para magpunta sa home.